Sunday, December 18, 2022, 8:09 PM. Didman's Vlog, episode 61. Okay, ginanano kong ano. Naisipan kong gumawa ng isa pang vlog. Kasi meron akong nabasa and salamat Neri, meron kang pinorward sa akin tungkol sa a lifestyle of obedience. And then basahin ko na lang, no? A Lifestyle of Obedience, John 14, 15-21. According to John 14:21, we express love for Jesus by obeying His commands. To love Him wholeheartedly, we must develop a lifestyle of obedience. Let's look at four aspects of such a lifestyle. Number one, our trust in the Father grows. This confidence comes from believing that the Lord is who Scripture says He is. And God's word tells us that He is good as well as faithful to keep His promises. 2 Corinthians 1:20. Psalms 86:15 calls Him merciful, gracious, loving, and slow to anger. His character remains unchanged by difficult or hard to understand circumstances. Hebrews 13:8. Number two, we develop a deepening ability to wait on the Lord. Delays can be hard in our "I want it now" culture. But we must resist temptation and wait on Him instead of running ahead. Number three, we commit to obey God. Without such a result, we'll vacillate at decision time or allow fear to prevent us from choosing His way. Number four, our study of Scripture becomes consistent. The Bible reveals God's priorities, commands, and warnings. It acts as a light illuminating His chosen path for us, while revealing obstacles and dangers along the way. Psalms 119:105. Without it, we are like a person who walks in the woods at night without a flashlight. Becoming a Christian doesn't mean that obedience to the Lord is automatic. It's a lifelong process of growing in our trust and patiently waiting on Him before we act. This requires a steadfast commitment to obey so that we can say no to ungodly choices and yes to God. Hindi ko lang alam kung saan, kung anong kung anong devotional booklet nakuha to, kung sa delivered or whatever, pero ito yung kaparaan on how how we feed ourselves sa mga spiritual truth na ano, na makikita natin sa online. So better to kaysa nung kabataan natin, kasi nung kabataan natin wala to, no. Umaasa lang tayo sa ano, sa mga Bible study leaders natin, sa atin din, and then sa mga kaibigan natin pagka nagkakaroon to ng sharing time. In a way, this is good. Kaya lang pagka pasok natin to sa ano, sa critical thinking, marami sa halip na magturo ito sa atin, magde-develop pa to ng mas maraming tanong sa mga critical thinker na katulad ko, no. Kasi pag unang basa ko rito, iba na kasi ang ano, ang mindset ko ngayon, eh. Agree ako dun sa ano, sa John 14:21 na ang pag-express natin ng love, John 14:21. Ang pag-express natin ng love sa Panginoon ay base nga dito sa ano, sa sinabi sa ano, sa John 20:21. Kaya lang meron tayong dapat na ano, na ma-realize pagdating sa ano, sa Bible. Tulad dito, no.
So nakita natin na obedience yung topic number 21. And from this single verse alone, nakagawa tayo ng apat na puntos. Actually, nakagawa yung nag-lecture sa atin ng apat na puntos base lang doon sa isang verse na to. And at the same time, para magkaroon ng ano ng para back up yung kanyang sinasabi, ay meron siyang additional Bible verses na kung saan ay kinu-quote niya. Halimbawa itong sa our trust in the Father grows. 2 Corinthians 1:20, tingnan natin kung ano yung kinote niya rito, no? Is it second? Yeah, 2 Corinthians 1:20, chapter 1, verse 20. For all the promises of God in Him are yea and in Him, amen. Unto the glory of God by us. So, speak about yung promises of God. But as you can see, no, merong verse na ganito, inedit, siya lang ang kinuha, and then kumuha ng ibang verse sa Bible, ng mga ganda, inedit din, tapos dinugtong dun sa puntos. So, in effect, nagkakaroon tayo ng pagtagpi-tagpi ng mga, ano, ng mga Bible verses para lang i-prove na tama yung mga premises natin. But, hindi mo na, actually, itong 4 points na to is itself very good na eh, kahit na ano, kahit na hindi pa samahan ng ibang mga sitas sa Bible. Sa akin kasi, mas malilito ako eh. Pagdating kasi sa 2 Corinthians 1:20, ang takbo ng mind ko is, teka muna, ano ba yung promises na sinasabi niya rito? And then, para malaman ko yung mga promises na yan, babasahin ko uling ano, yung mga previous verses. Ngayon, dahil ito ay nag-upis sa verse 1 ng 2 Corinthians 1, para maintindihan ko rin ito, babasahin ko yung ano, yung previous chapter ng 1 Corinthians chapter 16, para maintindihan ko na itinutukoy sa ano. Ang tinutukoy ko ganito, merong pagkasunod-sunod ng ano, ang salita ng Panginoon, at kung gagawa tayo ng mosaic, makakaproduce tayo ng ano, ng doktrina. Maganda nga, pero ang ano naman ito is na-divert yung attention natin sa importanteng topic ng ano ng numbers na kinot. Halimbawa ito na pag-aralan, na-discuss ko na ito sa ano sa akin blog, pero i-discuss ko rin sa iyo kasi not sure kung napanood mo na yung iba kong mga vlog. So yung iba kong mga vlog ay nandito sa YouTube. So punta ka sa YouTube, i-type mo yung pangalan ko, Flormag, enter, and then makikita mo yung mukha na to. I-click mo yung mukha na yan, and then may playlist, click mo yung playlist, and then delete ako sa iyo itong may playlist dito ng Didman's Vlog na 2021. Ito yan. Episode 1 hanggang episode 36. And then, meron pa yung 2022, hindi to. Actually, itong mga to, kaya to naka-appear. Kasi sa akin to, no? Akin siya. Pero sa inyo, konti lang yung mag-a-appear. Yun lang mga naka-shared. Pero ito mga private, ako lang ang maka-mod niyan. So, ito yung susunod, yung Didman's Vlog 2022. So, by next year, hopefully, pag sinipag-sipag ako, makagawa ko ng for 2023, sakaling, kung ipa I'm still alive, kung di pa ako kukunin ng Panginoon. So, yung sa 2022, tinuloy ko na lang yung numbering, episode 37. Ito yung episode 1 ng 2022. So, hanggang 60 yan, hanggang sa doon sa ginawa kanina, no? So, nandito sa mga vlog na to ng yung, ano, yung aking discussion tungkol dito sa, ano, sa John 14:15-21. Ngayon, ano ang magandang message sa atin ng Panginoon dito sa John 14 kung hindi siya inedit?
So short lang to, no? Hindi ko isabi ko lang sa iyo yung ano yung aking thought, and then from there bahala ka nang magano. Bahala ka nang mag-study ng salita ng Panginoon according sa ano. So tingnan natin yung oops. Yung John 14:15, John 14:15. Sa John 14:15 na panggit itong ano, if you love me, keep my commandments. Ito yung sinabi ng Panginoon. Teka muna, yun nga ba yun? Teka. 14:21 pala. Paano ko, bakit ko nasabi yung John 14:15? Dahil dito, John 14:15. So, nag-start pala siya sa verse 15 gang, verse 21. Okay, so pag binasa na natin itong, ano yan, verse 15 hanggang 21. So itong istorya na makukuha natin diyan. Bakit sinabi ni Christ na ano na sa verse 21 na yung kunas kung sino yung may hawak ng kanyang kautosan at nag-iingat nito, ito yung nagmamahal kay Christ. Kasi nga sinabi, inutos niya sa ano, si John 14:15, if you love me, keep my commandments. At ang ating Panginoon Jesus, pagka nagbibigay siya ng utos, yung utos na yan ay hindi bago. Dati ng commandment niya, na, nung sinauna pa na inutos niya sa ano. At ang utos na yan ay makikita nga natin dito sa ano, sa Exodus chapter 20, and then verse 6. Showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. So, ito yung ano yung importanteng bahagi ng sa Ten Commandments. Kaya lang ito kasi kaya hindi natin alam to. Inedit sa atin yung ano. Inedit yung Ten Commandments at ang binigay sa atin na edited commandment ay hindi mo makikita yung ano. Hindi mo makikita yung utos na yan. Nawala. Ito. Ito yung Ten Commandments na ano na tinuro sa atin ng mga putinos. First commandment, you shall have no other gods before me. Yun lang. Edited. Then susunod, you shall not make for yourself a cob, a carved image, or any likeness. Remember dun sa ano noon sa John 14:15 nung John 14:15 nung inutos sa atin ng Diyos na mahalin natin siya sa pamamagitan ng pag-iingat ng kanyang kautosan. Yun ang nakalagay sa ano. Yun ang nakalagay sa ba't napunta rito? Exodus 20 verse 6. Okay. Pero ang iniwan sa atin, hindi itong obey, love me, keep my commandments, kundi ito. Huwag kang gagawa ng ano, graven image. Okay? Yan. Iyan daw ang second commandment. Huwag gagawa ng ano. Ang second commandment ito, itingong pass yung ano, verses 4 hanggang verses 6. So, lahat yung second commandment yan. Ano yung sa second commandment? Huwag kang gagawa ng ano, ng rebulto. Huwag kang gagawa ng idol, ipapalit mo kay sa Panginoong Yesus. Huwag mo sasambahin yan. Kasi, pagka ako nagselos, bibisitahin ko kayo. May palo, no? Yung unang nag-commit niyan, yung anak na sumunod, yung apo na sumunod, at saka yung kaupo-upo na susunod sa aral na yan. Meron silang ano. Pero sabi ng Panginoon, pero yun namang nag-iingat nito at nagmamahal sa akin, nasa kanila yung aking mercy, yung salvation ng Panginoon. Kaya yung sinasabi sa atin na wala namang maliligtas sa ano, sa Ten Commandments, totoo yun. Kung ang Ten Commandments na susundin, ay yung Ten Commandments na binigay nila sa atin. Hindi yung Ten Commandments na binigay sa atin ng Panginoon. Okay, so yan, kita niyo. Cut. Kinap lahat. Pero pagdating sa in actuality, ang daming verses niyan. Malino na malino sa nilino ng Panginoon kung paano natin siya, ano,
kung paano natin siya sasambahin. So, bali ang Ten Commandments ngayon ang iniwan sa atin na utos ng Panginoon, at kapag kaya na sinunod natin, kapag yan ang sinunod natin, maiintindihan natin ngayon kung ano yung topic nitong John 14, 15, 21 na sinabi niya. Kasi merong diyang malaking problema. Ang malaking problema ng mga apostol dyan ay aalis ang ating Panginoong Hesus, iiwan na sila. So, bakit sila iiwan? Kasi nga, mamamatay na ang Panginoon sa krus. Tutuparin niya na yung kaparaanan na plinano nila ng Diyos Ama sa first commandment na ibibigay niya ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng kaligtasan. So, kaya pag binasa mo yung John 14, yan, meron silang problema. Yung problema na yan nga, makikita natin sa 13. So, yan. Aalis na siya. Ang ganda ng study na, may previous study ako nito rito, hanapin mo na lang. Kasi ako rin, hindi ko na markahan ng gusto yung aking mga study, banat laon ng banat. Fair. Okay, pero ito yung pinaka-istorya niya. Dito sa problema nila na aalis ng Panginoon. Pero ang Panginoon sabi niya, hindi sila iiwanan ng na nag-iisa, ibibigay sa kanila yung Holy Spirit. At ang sabi ng Panginoon, yung Holy Spirit na yan, siya ang magpapaalala ng lahat na narinig nila sa ating Panginoong Jesus. Papaalala ng comforter ng Holy Ghost kung ano yung So, ire-request ng ating Panginoon sa langit na ipadala ng Ama yung kanyang Holy Spirit. And incidentally, ito rin yung work na gagawin ng Holy Spirit sa atin na ire-remind tayo dun sa mga sinabi ni Christ, yung utos niya. Ito rin ang gawain ng Holy Spirit dun sa Old Testament, dun sa mga tao na sumampalataya sa ating Panginoon, kahit hindi pa siya nag-i-exist, na siya mag-i-exist. Sa pagsunod nila doon sa Ten Commandments. So, sabi ng Old Testament sa atin doon, papalitan ng Diyos yung pusong bato ng pusong buhay, bibigyan niya ng bagong espiritu yung tao para magkaroon ng bagong buhay. Tapos isusulat niya doon yung Ten Commandments para, tapos hindi lang niya isusulat ang Ten Commandments doon, kundi ibibigay niya pa yung kanyang Holy Spirit para i-compel ang mga tao na sundin yung Ten Commandments. So, merong compulsion, merong nagtutulak talaga sa isang Christian na ligtas na sumunod sa Diyos. Kaya hindi mahirap sa isang Christian, tunay na Christian, yung sumunod sa Diyos kasi nandun yung Holy Spirit. Unfortunately, hindi nga ito tinuturo sa atin na isa sa work ng Holy Spirit is to compel us to obedience. Ngayon, saan yun? Yung compel, nasa isik. Nasa Ezekiel yun. Ezekiel ba yun? Okay, dun sa isang, meron akong write-up, i-forward ko na rin siguro sa iyo ito. Saan ko ba nakita yun? Stop. Basic. Right? Basic. Ito. Yung Colossians 2, 6 to 7. Forward ko na lang sa iyo ito. Tama ba? Teka. Copy. And then paste. Pe-paste ko lang. So, may kopya ka na nito. Ito yung Ito yung write-up na hirap ko nang balikan kasi sa daming beses ko nang diniscuss to, para nagsawa hindi ko na alam kung paano i-explain.
Nag-overflow na, so paki-read na lang ito. At least yung mga tinutukoy ko rito, matatouch yung ano, yung tungkol dito. So, by itself, itong 4 points nung nagsulat to is maganda. Pero, pagka ito naman ang susundin, mamimiss yung ano, mamimiss yung importante. Tsaka ibang ano, ibang obedience ang makukuha. Hindi obedience sa 10 commandments, kundi obedience nung sa teaching. So, okay, mababay tayong mga Christian na sinusunod na sa natin yung mga lahat na magagandang aral sa atin. So, itong aral to maganda rin to, wala rin pangit dito. Ang problema lang, nalihis yung ating attention na salit na mag-concentrate tayo sa ano, sa law, nawala ang attention natin sa law, napunta ang attention natin doon sa mga pinagtagpi-tagpi ng mga magagandang mensahe. Nawalan ng bisa yung ano, yung Ten Commandments sa atin. Pag mawawala ng bisa ang Ten Commandments sa atin, kung itong aral na itong ating susundin. Pero kung ang susundin natin ay yung mismong inaral ng ating Panginoong Yesus sa ano, sa John 14, kung bakit niya sinabi yung kanyang sabi na mahalin niyo ako sa pamamagitan ng pagsunod niyo sa aking utos, yun yun. Ano ang benefit ng ano pagsunod natin sa Ten Commandments? Unang-una, nagkaroon tayo ng solid foundation na tatayuan. So every time na halimbawa sinabi natin sa kausap natin, hindi, kinakailang sundin mo ang Diyos, utos ng Diyos. Pag tinanong tayo ngayon na aling utos ba yung ano, yung susundin sa atin ng Diyos? Ito no, number one, our trust in the Father grows. We develop deepening ability to wait on the Lord. We commit to obey the Lord. Our study of Scripture become consistent. So, maganda nga to, pero did it answer yung question na paano yung i-obey natin sa ano, na law sa Lord? Hindi. Pero once na sinabi natin, Ten Commandments, yun lang naman ang law na ano, na yun lang ang law na ano, na tawag nito? Yun lang ang law na binanggit niya, at yun lang ang at ang law na yun yung nag-encompass dun sa lahat na no, na program, project, work, lahat na everything that God planned for us, nakabase lahat dun sa ano, sa Ten Commandments. Because sa totoo lang, in Ten Commandments is the embodiment of our Lord and Savior Jesus Christ. Lahat na utos ng kanyang Ama sinusunod niya. So anong sinunod niya? Yung sa first law, no? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, iligtas mo yung aking creation. So that's it. So hindi ko napapatagalin itong study into, but makikita mo na there is really ano, there is joy in studying the word of God kung ang susi na gagamitin natin is obedience, and that obedience ay nakasalalay doon sa konkretong Ten Commandments, hindi doon sa mga ginawa ng yung pinagsusulsi, pinagtatagpi-tagpi, o yung ginawang mosaic ng mga Christian, which is in by itself good, kaya lang good is the enemy of best. Okay, so mamimiss natin yung best if we stick doon sa good. So hanggang dyan lang. Sa thank you doon sa actually parang pinwersa ko sa iyo lang ito, no, na wala naman akong permit na hiningi sa iyo, pero I hope you will understand na ano, pagdating sa ano, sa biblical truth. Ang sarap sa isang Christian kasi malapit tayo doon sa truth. At konting siko lang sa atin, nadadapa tayo doon sa katotohan, nakikita natin yan. Yung reality of truth. And thank you for sending this to me kasi nagkaroon ako ng opportunity to discuss one thing na importante sa akin, obedience doon sa Lord. And then hindi yung blind obedience, kundi obedience to His written word. So, hanggang dyan lang. Thank you. Somebody, oh, stop.